magandang umaga mga kaibigan. Welcome po muli sa ating episode. Tungkol po ito sa kamatis. So ito po yung ating project, yung tomato plants plantation po natin. Actually, nag-binhi po tayo ng mga 12,000 kapunong kamatis. Kulang-kulang isang hektarya po itong project natin. Ang variety po natin is D-Max F1. Ito po yung madaling i-market at saka maganda naman po yung bunga kasi medyo matigas. Nagtatagal po sa market. So, kakatanim lang po natin. Tinanim po natin siya ng April 5. So, kahapon lang po. At ito na po yung result. Maganda naman ang klima. Nung nagtatanim tayo, medyo inulan siya. Hanggang sa ngayon, medyo maulanin pa rin. Kaya, ayan, effect ng ulan ay medyo pagkatapos ay nag-aalimugmog. Mayroong fog. Pero so far, kapag bata pa ang kamatis, okay lang po ang fog. Mahirap lang siya pagka talagang flowering na. Yun ang magiging hamon sa atin dito. Kapag patuloy yung fog na yan. Kung nag-flowering na ang kamatis natin. So ito po, maipakita ko lang sa inyo kung paano kami nag-prepare at nagtanim ng kamatis. So kung makita ninyo, itong area ay inararo natin ito, cross ways, no? Dalawang bisis natin inararo, minsan tatlong bisis pa nga dahil ang project natin dito ay actually bungkal po yung sakahan na ito. Dati siyang hindi tinataniman, kaya first time na tataniman natin siya ng halaman. Pero kung makikita ninyo, nakaayos naman na yung preparation na ginawa natin. So, itong clearance po natin mga kaibigan, itong clearance na ginawa natin ito, this is 1.5 meter. That is 150 cm. So dire-diretso lang po siya. Dapat medyo diretso po yung ating pagkabalag. Kung makita ninyo mga kaibigan, napakaganda ng pagka-suwid ng mga tropa natin. Pagkatapos, ang clearance naman dito, mula dito mga kaibigan, papunta dito sa isang tulos, ay ginawa nating 9 feet. 9 feet, no? Tapos, ito na po yung linya ng kamatis natin. Ito na po yung magiging linya ng ating kamatis. 1. Tapos, minsan ay nakakatanim tayo ng 6 sa gitna ng 9 feet na yon, or minsan nakakatanim po tayo ng 7. So, kung bagay dinidivide na lang po natin, dinidistribute na lang natin yung distance ng bawat halaman. So, ang result niyan, mga nasa 16 inches ang bawat pagitan, ay nakakapagtanim tayo ng 6 or 7 na kamatis dito sa gitna dito. Ang project na ito mga kaibigan ay maglalagay po tayo ng luya dito. Maglalagay po tayo ng luya dito sa mga pagitan ng kamatis. Tapos another luya po dito. Yan, may luya po dito. Sa April 15. So mga 10 to 15 days after na naitanim natin itong kamatis. So, pupunuin natin yan ng luya, lahat-lahat. Kasi okay lang naman sa luya na medyo half-shaded siya. At pagkatapos ay nandyan lang siya sa gitna. Ang harvest niyan ay next year, 2023 na, mga March, April ulit. 1 year, almost 1 year ang luya. Kaya hayaan lang siya dyan. Habang inaalagaan po natin yung kamatis, ay nasasama na rin po siyang maaalagaan. Okay lang sa kanya yung medyo half-shaded siya, nasa silong lang siya dyan, pero ang mahalaga kasi nabibigyan din siya ng abono, pagkatapos ay nagagahokan din, pagkatapos naha-half-shade po siya. Ang mahalaga lang naman doon yung kanyang laman, habang patagal ng patagal, palaki-palaki na yung kanyang laman, na hindi naman po nakakagambala o nakaabala para sa ating pananim na kamatis. At ang project na ito mga kaibigan, bibilang po tayo ng apat na hili na row
di bawah itu bisa dalawa tatlo apat. Magtatanim po tayo dito ng bawat puste po, mga kaibigan, magtatanim po tayo dito ng ampalaya sa April 30. Magtatanim po tayo dito ng ampalaya 30 days after we planted yung tomato. Magtatanim tayo ng ampalaya dito bawat puste sa hilira na napili po natin. Bawat puste magtatanim tayo ng dalawang binhi po, mga kaibigan, dalawang binhi dito ng ampalaya. At aakyat sa dito, aakyat sa dito habang nagpapatubo po tayo ng kamatis. Mauna po yung kamatis, siya naman unti-unti pa lang nagagapang dito. Tapos ang ating balag dito, mga kaibigan, ay naka-prepare na rin po siya. Naka-prepare na rin po siya sa pang ampalaya. Therefore, kapag medyo nalaos na ang kamatis, ampalaya naman po ang sisilong sa atin at magsisimula na rin siyang mag-flowering. Siguro sa susunod naming episode, mai-share namin sa inyo ulit kung paano naman mag pruning, mag-alaga ng ampalaya pagkatapos ng kamatis. So, kung nagtanim tayo dito, mga kaibigan, diba, nagtanim tayo dito, pakita ko lang, sample lang yan, magtatanim ulit ako doon, kahit dyan ka lang, Kuya Rodel, magtatanim ako ulit ng ampalaya dito naman. Yan, magtatanim ako ulit ng ampalaya. So, dito ulit, magtatanim ako rito at magtatanim ulit ako rito. So yan po yung clearance na gagamitin natin sa pagtatanim. Pero tigdad na dalawang butil ang itatanim natin. Pagdating ng tutubo na sila, magpapanagpo na po sila sa gitna. So itong ating area, naka-prepare po yan sa pang-ampalaya. At pagkatapos, itong kamatis naman ay ating ipakita sa susunod kung paano naman mag-alaga nito, mag-pruning, mag-abuno, at anong maintenance ang ginagawa natin, mai-share po namin sa inyo. Sa susunod, meantime, at least naipakita ko sa inyo kung paano kami mag-prepare, magtanim ng kamatis. Actually, bago pala ako magtapos, i-share ko lang din sa inyo na pagkatapos naming mag-araro rito, naglatag na po kami ng organic fertilizer, yung chicken manure, para medyo may baon po yung ating lupa. Ito makikita ninyo, mga kaibigan, ito po ay chicken manure ito na nakahalo lang dyan sa lupa. Yan, naisaboy na natin yan dyan. So maraming nakahalo dyan, kagaya nito. Naisaboy na natin para magiging paghahanda. Pagkatapos, nagtanim tayo dito ng kamatis, pero actually, naglatag din tayo uli ng basil dito. May manure din po yan. Ayan, makikita natin, may mga nakalitaw. May chicken manure din po dyan na magiging basil nga pag lumago na yung kunti yung tubo niya, ay makain pa kaagad niya yung organic fertilizer na yun na ipinabaon natin sa kanya. So yun lang po ang aming maisishare muna tungkol sa kamatis, pero of course i-update namin kayo at maisishare din po namin yung development ng project na ito. Sana makatulong po sa mga ibang farmer, lalo na yung mga talagang nagtatanong kung paano magpatubo, mag-alaga ng kamatis. Kasi siyempre parang kung hindi ka sanay, talagang medyo mahirap. Kaya itong aming project na ito, isi-share namin para marami pang mas matututo. Kahit sa backyard, kahit sa gardening na ginagawa po natin, applied po yung principles na ginagamit ng mga farmer at dito kung paano po magpatubo at magpabunga ng kamatis. Pinili po natin yung season na ito ayon na rin sa advice ng ating mga mentors, dahil alam natin summer, wala ng kamatis sa ibang lugar, from northern part of the Philippines, even sa southern part of the Philippines, wala na halos. Pero sa atin dito, kasi
ang harvesting time natin dito papalo ng mga June, July. So most likely scarce na po yung supply ng kamatis para ma-hit natin yung magandang presyo, low of supply and demand, no? Dito naman, hindi tayo nagwo-worry na kung mag-summer talaga, meron tayong irrigation system naman, natural irrigation system lang, na pwede natin pagkukuhaan ng tubig, no? So meron tayong irrigation system dyan. Actually, ano po yan? Natural po yan. Natural lang po yung irrigation system natin. Hindi po tayo gagamit ng energy, ng motor. Kasi galing siya doon sa ating fish pond sa taas. Ipinatakbo lang po natin dito. Tapos meron ditong balon. Naglagay tayo ng balon. Tapos naglagay pa po tayo doon ng isang balon. Dinistribute po natin yung dinistribute po natin yung tubig. At yung iba naman po ay doon pupunta sa fish pond. So meron tayong ito pond. Para habang nag-aalaga ng kamatis, pwede tayong mamingwit pagkatapos niya. So, salamat mga kaibigan. Kita-kita tayong muli sa update, development, at iba pang mga serye ng vlog na ito tungkol sa pagkakamatis. Nais namin i-share lahat, pati yung sikreto sa mga gamot na ginagamit namin. At kung paano palakihin ang bunga, paano pakinisin ang bunga, paano i-maintain na walang kagat ng hayop or insekto yung mga bunga ng kamatis. Nais namin i-share lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at salamat na rin sa mga subscribers namin at yung mga nagtatanong. Sinisikap namin masagot yon, yung mga tanong ninyo sa amin. Maraming salamat.